Hello guys, good day po. Samahan niyo po akong mag-analyze sa laro namin ni International Master Richelo Salcido. At ito po ang best game ko sa latest Blitz Tournament. Online Blitz Tournament. So, umpisa na po natin. White po ako dito. E4. Then c5, so Sicilian defense. Then knight f3, knight c6, then bishop b5. So ito po ang tinatawag na Rosolimo variation sa Sicilian defense. At pinili ko po ang Rosolimo kasi may pagka medyo may pagka-positional, hindi po masyadong umaatake kaagad. So g6, then bishop takes c6, then d takes c6. So ang idea po ng Rosolimo is i-exchange yung light squared bishop in exchange po na mag-double pawn po ang black. Pero ang compensation naman is mag bishop pair po yung black and with solid center. So after g6, then d3, bishop g7, then it's 3. So book line pa po ito, then e5. So after e5, nag knight c3 po, then queen d6. So ang idea po ng queen d6 is unang idea po is ang black is ang plano niya mag knight f6, then supported na po yung e5, then ang pangalawang idea niyan is pwede siyang mag castling sa queen side. Napaka flexible po ng tira na queen d6. So after queen d6, bishop e3, normal developing move, then knight f6, then queen d2, then knight d7. So normal pa din po. Yan po ang usual kasi na maneuver sa knight pag Rosolimo. So with the idea of knight f8 followed by knight d6, kasi ang outpost niya is d4. So then g4, kasi ang idea ko ng g4 is akala ko mag-castling siya sa king side. So inunahan ko na kagad g4. Pero ang drawback naman ng move na g4 is na-weaken yung f4 ko. Yun po ang drawback niya. So after g4, then knight f8, castling queen side, knight e6. So yan po ang tinatawag ko na knight maneuver. Mag-create po siya ng outpost either sa d4 at saka mag-control sa f4. So depende na po yun sa black kung ano ang plano niya. So after knight e6, then kinuha ko na
kinuha ko na yung dark na bishop kasi mahirap kasi makatake pag meron pa ang dark bishop, especially pag sa king side. So nag bishop f6, then king b1. So ang king b1 po na move is waiting move po, kung depende po kung ano ang move sa black. Kasi ang black pwedeng mag-select siya na pwede siyang mag-castle sa queen side. So, yun po. So, after king b1, e5. So, I think logical naman po ito na move kasi may kasabihan nga na if flank attack can only succeed if firm of your center. So, sa tingin ko naman is firm yung center ng black. Kaya, ginagawa ng black na mag-atake ka agad sa queen side. So, knight g5. So, gusto ko nang i-exchange ang knight niya kasi medyo solid ang position sa black. Kaya inunahan ko na. So e4, then a3. So piniprevent ko yung tira niya na a3, no, para create ng weakening sa dark square. Diagonal. So after e3, then b4. So very aggressive talaga yung plano ng black, no? B5, then with the idea of b4, no, atake ka agad sa queen side. So medyo kailangan tayong i-prevent po natin yon kasi mahirap na po pag naka b4, mas lalong lumalakas yung atake niya. So kailangan pong i-prevent. So nag knight e2, then rook b8. So sa tingin ko very ambitious talaga tong tira na rook b8, no, kasi gusto talaga niyang mag-b4. So kaya piniprevent ko yan. So c3, then b4 pa rin, no? Talagang hindi natatakot sa ano, no, kahit may nagsasacrifice siya ng pawn for the open lines sa queen side. c takes b4, then knight takes b4, then knight d4. So okay pa rin, no, parang still with chances for both sides. So f4. So dito nag-decide na ako na i-open ko na yung center kasi yung king niya is nasa center. Hindi naman pwedeng magka-castle, hindi naman siya makaka-castle sa queen side kasi wala na doon, no, na move na niya yung rook tsaka sa king side then may bishop. So king in the center talaga siya. Pag king in the center dapat mag-create ka na ng open lines. So that's why f4, e5, good move, bishop takes e5 force, then rook a, rook h to e1, then f6 forced move, then queen takes f5.
So after Quintex F5, dito parang medyo may kalamangan na ang white ng konti sa tingin ko. Kasi medyo mas safe yung king ko sa tingin ko. So after Quintex F4, then Bishop E6. Then, so Queen E4. Then C5. Knight takes E6. After Knight takes E6, Knight takes E6. So medyo may inaccuracy po dito ang black. Sa tingin ko, mas maganda yung Queen takes E6 lang muna. Mas maganda yun. So after Knight takes E6, then ang tinira ko po ay yun. Yun ang sinasabi ko. Walang D4. Kasi dito, another open lines na naman sa center. No, medyo mahirap na po to sa black. So after D4, forced. Knight takes D4, then Bishop G7. Idea dito is after Rook G8, then Bishop takes F6. So after Bishop G7, kinain niya ang knight ko sa b4, then rook takes d4, queen e7, then bishop takes h8. So dito parang medyo win lamang na po ang white nito. As a matter of technique na lang to. B takes e3, then bishop takes f6, rook takes b2, then king e1. Bishop takes f6, then may hindi niya nakita to, may queen e8, then so black resign. So yun lang po. Salamat po sa panonood sa video, and yun lang po. Thanks for watching.